Sobrang sakit, Kuya Bono. Akala ko, natutunan niya din akong mahalin. Mali pala ang akala ko. Hindi na ako nagtanong pa ulit. Hindi na din ako nakipag-break. Hindi na yun kailangan dahil ayon mismo sa kanya, hindi naman niya ako minahal. So parang hindi naman talaga naging kami. So what for na makipag-break ako? Para saan pa yung closure kung never naman pala akong nakapasok sa puso niya? Dear Kuya Bono, itago mo na lang ako sa pangalang Lynn. Lima po kaming magkakapatid at pang-apat ako. Mahirap lang kami, magsasaka ang papa ko at taong bahay lamang ang mama ko. Noong bata pa lamang ako at ako pa ang bunso, alam kong mahal ako ni na mama at papa. Pero nagbago lahat ng iyon nang dumating ang bunso kong kapatid na si Bidog. Lahat ng atensyon, pagmamahal, pag-aalaga, napunta sa kanya. At ako naging utusan. Four years old po ako noong ipinanganak si Bidog. Noong una, masaya kasi may kalaro na ako. Pero habang tumatagal, nag-iiba ang tingin ko sa kapatid ko. Mahal na mahal siya ng lahat ng kapatid ko, pati ni nila mama at papa. 5 years old pa lang ako, Kuya Bono, natuto na akong gumawa ng mga gawaing bahay. Minsan pang naglaro kami ng kapatid kong bunso ng Barbie na regalo sa akin ng lola ko. Nagustuhan ng kapatid ko ang laruan ko kaya gusto niyang kunin sa akin. Pero dahil yun lang ang nag-iisa kong laruan ay hindi ko binigay. Umiyak ang kapatid ko kaya napalo ako ni mama ng kahoy na panggatong na kasing taba ng 2 daliri. Naputol ang kahoy na yon sa katawan ko dahil sa galit ni mama. Iyak ako ng iyak noon at dahil bata, gusto kong magpakampi sa mga kuya ko. 3 kuya ang meron ako pero imbis na kampihan o aluin ako, nagalit pa sila sa akin dahil daw pinaiyak ko ang kapatid kong bunso. Pitong taong gulang lang ako noon, tumatak sa isip ko na walang nagmamahal sa akin. Noong nasa elementary na ako, grade 5, may nakaaway akong kaklase ko. Sinuntok niya ako sa likod at halos hindi ako makahinga sa lakas ng suntok ng lalaking nakaaway ko. Humingi ako ng tulong sa kuya ko na nakikiesyoso noon sa classroom namin dahil magkatabi lang noon ang room ng grade 5 at grade 6. Grade 6 noon ang 2 kuya pero ni isa sa kanila walang tumulong sa akin. Tumulo ang luha ko habang nakikita kong pinapanood lang ako ng mga kuya ko habang nakahiga ako sa sahig at namimilipit sa sakit. Simula noon, Kuya Bono, isinumpa ko na hindi ko na kailangan ng tulong ng kahit sino sa kanila. Nang makapagtapos ako ng elementary at nag-high school, wala akong kahit isang kaibigan. Mag-isa akong pumapasok ng school, mag-isa ding uuwi dahil wala nga akong tiwala sa kahit sino. Thank you.
Biniyayaan ako, Kuya Bono, ng malaking dibdib at balakang, pero para sa akin noon ay hindi ito biyaya kundi isang malas o sumpa. 13 anyos lang ako, Kuya Bono, nung pagsamantalahan ako ng panganay kong kuya. Dahil nga sa hindi nila ako paborito, hindi ako nakakatikim ng masasarap na pagkain. Kapatid kong bunso lang ang binibigyan nila. Nang minsang maiwan ako sa bahay kasama ang lola kong noon ay matanda na, halos hindi na makagalaw, ang panganay kong kuya, inalok niya sa akin ang kinuha niyang pili. Kapalit daw ng paghawak ko sa kanyang ari. Dahil bata pa ako noon, ang akala ko noon normal lang 'yon sa magkapatid, kaya pumayag ako. Nung una, hahawakan ko lang ang ari ng kuya ko at siya naman ang magtataas baba noon gamit ang kamay ko. Bibigyan niya ako ng kahit anong suhol pero nang tumagal, inaya niya ako sa gitna ng kakahuyan at ang sabi niya, kukuha lang daw kami ng kalabaw sa labugan. Pero nang makarating kami sa kakahuyan, ibinaba niya ang shorts ko at pilit ipinapasok ang ari niya sa pagkababahay ko. Umiiyak at nagmamakaawa ako noon na tumigil na siya dahil sobrang sakit, pero hindi siya nakinig. Halos hindi ako makalakad dahil sobrang hapdi at sakit ng pagkababae ko. Samantalang ang kuya ko, iniwan lang ako sa gitna ng kakahuyan at huwag ko daw sasabihin kahit kanino ang ginawa namin dahil magagalit daw siya sa akin. Natakot akong magsumbong kina Mama at Papa dahil una, paborito ni Papa si Kuya at mahal na mahal siya ni Mama. At pangalawa, alam kong walang maniniwala sa akin. Naging ganun ang buhay ko ng halos 1 taon. Kapag wala si na Mama at Papa, palagi niyang ginagawa yon sa akin. Hanggang isang araw, nabuko nila Mama ang nangyayari sa pagitan namin ng kuya ko at ang dahilan ng kuya ko ay inakit ko daw siya. Kaya nagalit sa akin noon ang mga magulang ko. Sinubukan ko magpaliwanag, Kuya Bono, pero hindi nila ako pinaniwalaan o pinakinggan man lang. Sa halip ay sinaktan pa ako. Simula noon, pinagbawalan na akong lumabas ng bakuran namin. Kahit makipagkaibigan ay bawal na din
At sa school naman ay nabubuli ako noon sa campus namin. Ang tawag nila sa akin ay Dakula ang Balon. Isa akong Bicolana, Kuya Bono. Pero hindi ko na lamang sasabihin kung saang lugar sa Bicol dahil sa lakas ng trust issue ko. First year pa lang ako at halos 2 buwan pa lang ang nakalipas matapos ang pasukan ay ayoko na sanang pumasok dahil sa dami ng dahilan. Una, wala akong baong pera. Mga kapatid ko meron. Pangalawa, tuyo ang ulam ko kung minsan wala pa. Pangatlo, wala din akong baunan ng tubig kaya paano ako kakain? Lahat ng iyan hinanakit ko sa mga magulang ko dahil napaka-unfair nila. Last grading ng second year high school ako noong tumigil. Nagtrabaho na lang ako sa Bulacan noon at doon ko naranasang maging malaya at malayo sa mga kinamumuhian ko. Ang pamilya ko. Sa Bulacan ay tumira ako sa kapatid ng mama ko. Namasukan ako bilang katulong sa edad na 17. At doon ko din naranasan na magkaroon ng tunay na kaibigan sa katauhan ni Dang. Pinsan ko siya at best friend. Lahat halos ng sekreto ko alam niya, liban lang sa tungkol sa kuya ko, dahil ayokong magbago ang tingin niya sa akin. Masasabi ko kasi Kuya Bono na isa akong people pleaser. Mas mahalaga sa akin ang sasabihin ng ibang tao kaysa sa gusto at iniisip ko. Tumagal ako sa Bulacan ng halos 3 taon at sa 3 taon na yun ay naranasan ko ang makipagbarkada, alak, marihuana, sex. May isang gabing galing kami ng best friend ko sa perya at pauwi na sana kami nung may makilala kaming lalaki. Siya, si Dustin. Matangkad, matangos ang ilong, moreno at matamis magsalita. Noong gabi ding yun ay nakipag-stroll kami sa kanya ng best friend ko at kung saan-saan kami napunta at pakiramdam ko noon Kuya Bono ay malaya na talaga ako. Malaya na ako sa malaimpiyerno kong buhay. Palagi na kaming nag-i-stroll nila Dustin pero laging 3 kami. Isang gabi nagkatampuhan kami ng best friend ko. Sa sobrang inis ko, inaya ko si Dustin na mag-stroll kaming 2 lang. Sinundo niya ako sa street kung saan ako nakatira at kung saan-saan kami napadpad. Hanggang sa tumigil siya sa isang ilang na lugar. Plantation yon ng pakwan at doon ay may kubo. Ang sabi niya ay magpapahinga lang daw kami. Tumambay kami sa kubong yon at doon ay may nangyari sa amin. Malaki ang alaga ni Dustin dahil nga sa matangkad siya. Halos hindi ko mahawakang maigi dahil sa laki nun. Sa tansya ko'y nasa 6.5 pulgada. Ang laki noon para sa akin dahil maliit lang akong babae. 5'1 lang ang height ko samantalang 5'7 si Dustin. Hindi ako maputi pero hindi naman maitim. Hindi kagandahan at pango ang ilong kaya naman napakababa ng self-confidence ko. At dahil doon ay ramdam kong sex lang talaga ang gusto ni Dustin sa akin nung oras na yon. Pero hinayaan ko pa din dahil baka iwanan niya ako sa gitna ng pakwanan pag tinanggihan ko siya. Hindi na ako virgin noon pero masakit pa din at hirap makapasok ang manay niya. Akala pa nga noon ni Dustin ay virgin pa ako.
Nang matapos kami sa kababalaghang yon, ay nagstay pa kami ng 5 minutes. Nang bigla na lang may nagpaputok ng baril. Ang kubo kasing tinigilan namin ay malapit sa taniman ng pakwan, kaya akala siguro ng may-ari ay nagnanakaw kami ng pakwan. Ang hindi niya alam ay pakwan ko lang ang punteriya ni Dustin. Kumarimpas kami ng takbo pabalik sa motor ni Dustin at mabilis niya itong pinatakbo. Ang akala ko ng Kuya Bono ay mapapatay kami sa pakwanan na yon. Kahit kasi tumatakbo na ang motor ni Dustin ay pinapaputukan pa rin kami ng taong yon. Kumapit na lang ako kay Dustin ng buong higpit dahil napakabilis noon ng kanyang patakbo. Mula noon ay hindi na ako muling sumama pa kay Dustin. Isang buwan nang makalipas ay nagtrabaho na uli ako. Utusan ng matandang babae ang naging trabaho ko. Nung una masaya pa ako dahil stay out ako. Habang tumatagal, nawawalan ako ng gana magtrabaho kaya iniwan ko din ang trabahong yun at naging tambay ulit ako at suki ng perya. Umi-extra lang kami noon sa pagpipintura ng mga figurine para may pangperya kami kinagabihan. Sa perya ko nakilala si Jiro Keldrine o JK. Isa siyang electrical engineer. Matangkad, matalino, may itsura, may tinapos at may kaya sa buhay. Nung una kong makita si JK, pinsan ko talaga ang gusto niyang makausap. Si Jessel na nung gabing yon ay nakita lang din namin sa perya at sumama sa amin dahil kay JK. Sa totoo lang, tulay lang ako sa kanilang dalawa. Pero dahil 15 years old pa lang ang pinsan ko noon ay umurong si JK at ako na lang ang naging kapalit niya. Maganda naman ang katawan ko, Kuya Bono. Malaki ang dibdib, maliit na bewang at malaking balakang at puwet. Huwag lang titingin sa mukha dahil pangit ako. Dahil nga, pango ako. Friend lang kami noong una ni JK pero nung magtagal, nagligaw siya sa akin. Kaya lang isang araw at isang gabi pa lang ang dumaan mula nung magsimula siyang manligaw ay rinangka niya ako na kung hindi ko pa daw siya sasagutin ay titigil na siya sa panliligaw sa akin. Nataranta ako, Kuya Bono, dahil first time kong magkaroon ng manliligaw na gwapo at mapera. Nagkaroon na din naman ako ng ibang boyfriends pero sa text lang at hindi sa personal. So nung gabing yun din ay sinagot ko si JK at officially kami na. Nung una alam kong hindi niya ako gusto dahil nga pinsan ko ang type niya at hindi ako. Kaya pumayag ako sa gusto niyang pangit ang tawagan namin. Kahit na mag-boyfriend na kami. Sa perya lang kami nagkikita at nagde-date ni JK. Never niya akong ipinakilala sa pamilya niya. Pinipilit din ako noon ni JK na may mangyari sa amin pero dahil alam ko na sex lang ang gusto niya sa akin ay hindi ako pumayag para hindi niya ako iwanan. Natatakot kasi ako na baka pag ibinigay ko sa kanya ang sarili ko ay iwan niya ako at alam kong masasaktan ako dahil mahal ko na siya noon. Kahit papano, Kuya Bono, ay ginamitan ko rin ng konting utak ang pagkikipagrelasyon ko kay JK. Kapag ako ay nagmahal, isa lamang at wala nang iba pa, iaalay buong buhay.
pa. Sumapit ang Pasko nang pumunta ng Bulacan ng mama ko para sunduin ako. Umuwi daw ako at mag-aral. Natuwa ako dahil sabi ko, sa wakas mahal na nila ako at dahil noong nagtatrabaho pa ako ay sa kanila na pupunta ang halos lahat ng sweldo ko. Kaya umuwi ako at iniwan ko si JK sa Bulacan kahit na masakit yun sa akin. Ang akala ko, mag-aaral talaga ako. Pag-aaralin ako pero nagkamali ako. Warehouse ng itlog ang pinasukan ko at hindi eskwelahan. Wala na akong nagawa nung ipasok ako ng trabaho ni Mama sa Tita Daisy ko sa bayan. Taga-tenor ng itlog ang trabaho ko. 7 kaming tauhan sa warehouse, 2 babaeng taga-tenor at 1 tindera. May tindahan din kasi sila ng itlog sa palengke. 3 naman ang boy na siyang taga-deliver ng mga order na itlog at 1 driver. Maayos naman ang una at akala ko okay na din ang trabahong ganon hanggang sa 1 gabing nag-inuma ng mga boss ko kasama ang mga boy na tauhan nila. Habang mahimbing na kaming natutulog sa kwarto, katabi ko ang isa kong kasamang babae at si Tita Daisy. Madaling araw nang maramdaman kong parang may dumagan sa ibabang bahagi ng katawan ko. Akala ko nung una, si Tita Daisy lang dahil madalas nadadaganan ako ng paa ni Tita pag tulog na siya. Pero nung madaling araw na yun ay nagising ako sa sigaw ni Tita Daisy habang may hawak-hawak siyang lalaking nagpupumiglas at gustong makalayo kay Tita Daisy. Tulala ako dahil wala akong alam kung anong nangyari at bakit pinipigilan niyang umalis ang lalaking yon. Nung makawala sa pagkakahawak ni Tita Daisy ang lalaki, doon ko lang nalaman na pinagsasamantalahan na pala ako ng lalaking katrabaho namin, isa sa mga boy. Tulala ako at hindi alam ang gagawin. Hindi ako makapaniwala, nalilito, umiiyak nang walang luhang tumutulo at gulong-gulo ang isip ko. Dinala ako ni Tita Daisy at ng boss kong babae sa barangay hall para magpa-blotter. Pagkatapos ay dinala naman ako sa police station para i-record ang blotter laban sa katrabaho kong nagtangkang magsamantala sa akin. Tulala pa rin ako noon at hindi pumapasok sa utak ko ang mga nangyayari habang nasa police mobile kami papuntang bahay ng boss ko. Nung hinuhuli na ang katrabaho ko, itinanggi niya ang ginawa niya at itinago siya ng boss kong babae na siya ding nagdala sa akin sa barangay. Galit na galit si Tita Daisy at sinugod niya at pinagsusuntok at tinutukan pa niya ng tinador yung lalaki. Nagkagulo na ang lahat at nag-away na rin sina Tita Daisy at boss kong babae. Sumigaw ako para tumigil na sila. Si Tita Daisy lang kasi ang nag-witness na pumasok talaga sa kwarto namin ang lalaking yon
Umiiyak kong sinabi na tumigil na sila kasi pakiramdam ko nagdududa ang boss kong babae na parabang hindi ka panipaniwala na mapagsasamantalahan ako dahil nga pangit lang ako. May pasa sa mukha at basag ang labi nung lalaki, kagagawa ni na Tita Daisy at ilang katrabaho naming nanggigil sa kamanyakan ng lalaking nagtangka sa akin. Nung dumating ang mga pulis, nagalit yung isa. Dapat daw hindi ginalaw ng mga katrabaho ko ang suspek dahil pwede daw itong magsampa ng demanda laban sa kanila. Dinala kami sa police station at ipinamedikal ang lalaki at ako naman ay dinala sa isang kwarto at tinanong ng kung ano-ano na hindi ko naman maintindihan dahil lutang pa rin ang isip ko. Nang makauwi kami sa bahay ng boss ko, kinausap ako ng boss ko na huwag na daw akong magsampa ng kaso dahil hindi naman daw ako naggalaw ng lalaki at papaalisin na lang daw nila ito. Pumayag na lang ako, Kuya Bono, dahil totoo naman ang sinabi nila. Isa pa, hindi naman ako malinis na babae. At kung meron man sanang dapat makulong dahil hindi na ako malinis ay walang iba sana kundi ang panganay kong kuya. Siya talaga ang salarin dahil siya ang unang sumira at nagbigay ng dungis sa pagkababae ko. Pero noon dahil sa gulong nangyari at yung karanasan ko pang pagpunta sa presinto at ma-interrogate ng mga pulis, lalo lang bumaba ang tingin ko sa sarili ko at higit ko pang kinamuhian ang sarili kong katawan. Umalis ako sa trabahong yun at lumipat sa isang karinderya sa parehong bayan. Kung noon sa Itlugan ay nakikipagkaibigan ako sa mga katrabaho ko, sa bago kong trabaho ay baliktad. Iniwasan ko ang lahat ng lalaking katrabaho ko at bihirang bihira kong umiti. Takot na din ako makipagtitigan sa mata. Iniisip ko kasi na baka may balak na namang masama sa akin. Yung pangyayaring muntikan ako mapagsamantalahan ay inilihim ko din sa pamilya ko dahil kung noon ngang minor de edad ako, hindi nila ako pinaniwalaan, ngayon pa kayang dalaga na ako. Gabi-gabi akong umiiyak at tinatago ang lungkot sa loob ko. Pagsikat ng araw, balik ngiti uli. Yun kasi ang rule sa trabaho. Dapat laging nakangiti para madaming suki sa karinderya. Ang tingin pa nga sa akin ng mga katrabaho kong babae noon ay wala daw akong problema dahil sa kangingiti ko ng peke. Pati ang boss ko'y akala easy go lucky girl ako. Sa mga panahong yun ay 8 buwan na din ang relasyon namin ni JK. Sa loob ng 8 buwan, bihira lang kami magkausap. Nung una, isang beses sa isang araw at nung tumagal, 2 beses sa isang linggo hanggang sa nawalan na kami ng communication. Minsan ay tinawagan ko ang pinsan niya at ang sabi na aksidente daw si JK at inoperahan sa mata. Alalang-alala ako noon, tumagal ng halos 2 buwan na wala akong balita tungkol kay JK hanggang sa isang araw, linggo at sarado ang karinderya nang mag-text si JK. Tuwang-tuwa naman ako. Madami siyang ikinuwento sa akin kaya naisip ko ding ikwento sa kanya ang nangyari sa akin sa warehouse ng Itlog. Tiwala ako na mahal niya ako kaya gusto kong maging honest sa kanya. Pero nagkamali ako.
Mula kasi nang malaman niya ang tungkol sa nangyari sa akin sa warehouse, naging mas madalang ang text niya na parang wala na siyang ganang makipag-usap sa akin. Hanggang isang araw, nakita ko na lang sa post niya sa Facebook, nakahiga siya sa itim na kama. Normal kong pinagmasdan ang picture na yon. Pero nung buksan ko ang comment section, doon ako nanghina nang mabasa ko ang comment ng isang magandang babae. Ang sabi, "Pogi naman ang baby ko." Nanlamig ang mga palad ko. Ibig sabihin may bago na siya. Yan lang ang nasambit ko habang titig na titig sa comment na yon. Nang biglang may nag-comment na bago, tito ni JK at parang alam din ito ang relasyon ng dalawa at parang masaya pa sila at botong-boto ang pamilya ni JK sa bago niyang babae. Doon na ako napahagulgol ng iyak. Hindi na ako nagtanong pa kung bakit dahil kita naman na maganda ang babaeng yon kumpara sa akin na katawan lang ang maganda. Chinat ko noon si JK, tinanong ko siya, in-expect ko na itatanggi niya pero nagkamali ako. Tahasan niyang inamin na girlfriend niya ang babaeng yon at mahal daw niya ito. Ako si Gaga, nagtanong pa. "Ako JK, minahan mo din ba ako?" Lakas loob kong tanong at ang sagot niya, "Hindi. Sorry, Lynn, pero sinubukan ko. Mabait ka, mapagmahal, pero hindi mo kayang ibigay ang gusto ko." Sobrang sakit, Kuya Bono. Ang akala ko, natutunan niya din akong mahalin. Mali pala ako. Hindi na ako nagtanong pa ulit. Hindi na din ako nakipag-break. Hindi na kailangan dahil ayon mismo sa kanya, hindi naman niya ako minahal. So parang hindi naman talaga kami nagkaroon ng relasyon. So what for na makipag-break pa ako? Naging mas bugnutin ako at madalas umiiyak. Isang hapon, nawalan ako ng malay sa CR dahil sa sobrang pag-iyak. Dala din siguro ng pagod sa maghapon at wala pa akong kain noon dahil wala akong gana. Ang alam ko lang, ang sakit ng kalooban ko. Nagising ako sa kwarto namin pagkatapos ng pagkawala ng malay tao ko at nakatunghay sa akin ang dalawang katrabaho kong babae at isang lalaki, si Rio. Tinatapik-tapik ni Rio ang pisngi ko habang si Ate Minda, isa sa katrabaho kong babae naman ay pinapahiran at pinapaamoy ako ng katin ko. Nagising ako sa hapdi ng katin ko sa ilong ko dahil allergic ako sa katin ko na kahit konti noon ay namumula ng balat ko tapos sa ilong ko pa ako nilagyan. Pagmulat ko ng mata ko, panyo o towel na basa agad ang hiningi ko. Nagtaka pa noon si Rio kung bakit humihingi ako ng basang towel. Nang mahimasmasan ako at maibsan ang hapdi sa ilong ko, doon pala ako tinanong ni Rio. Naiwan kaming dalawa sa kwarto noon dahil kumuha ng tubig si Ate Minda. "Ano bang nangyari sa'yo? Bakit hinimatay ka?" May pag-aalala lang tanong ni Rio sa akin. Hindi ko siya sinagot hanggang sa bumalik na si Ate Minda. Sa totoo lang, may takot ako kay Rio noon dahil lalaki siya at wala na talaga akong tiwala noon sa mga lalaki. Kaya lang simula nung araw na yon ay napapansin ko si Rio. Siya ang nakatoka sa tindahan ng mga turon, banana cue at maruya.
Tuwing alauna ng hapon ng bukas noon at siyaring oras na magsisimula ng magluto, alas 5 ng hapon naman kung magsarado, dahil kapag sarado na ipupunta naman si Rio sa karinderya kung saan naman ako nakatoka. Tatlo kami sa karinderya, kasama ko doon si Chris na ex ni Rio. Pero ang sabi ni Chris noon ay MU pa daw sila ni Rio kaya iniwasan ko si Rio. Kaya lang habang iniiwasan ko siya ay siya namang lapit niya ng lapit hanggang sa hindi na siya nakapagpigil at inamin niya sa akin na may nararamdaman siya para sa akin. Ayoko sanang tanggapin ang pagmamahal niya dahil sa takot ko na baka lokohin at iwanan lang din niya ako gaya ni Jakey. Pero mapilit siya hanggang sa pumayag na akong maligawan niya. Araw-araw niya akong dinadalhan ng turon at kung ano-anong merienda. Makalipas ng 2 buwan na panliligaw ni Rio ay sinagot ko na din siya at sa unang pagkakataon sa buong buhay ko, Kuya Bono, ay nakakita ko ng lalaking lumukso sa tuwa dahil sinagot ko na siya. Nangako siyang hinding-hindi niya ako sasaktan at iiwan. Sinagot ko siya ng December 16. December 24 naman ang naging unang date namin sa Lignon Hills, isang pasyalan sa Legazpi City. Sobrang saya ang naramdaman ko dahil sa unang pagkakataon naranasan ko ang ma-date. At madalas sa mga pasyalan na hindi ko naranasan noon ni minsan kay JK. Sa isang hotel sa Legazpi din kami nagpalipas ng gabi. Ayoko sanang sumama sa kanya noon dahil iniisip ko na kagaya din siya ni JK na katawan ko lang pala ang hangad at hindi ako nagawang mahalin dahil lang sa hindi ko siya pinagbigyan. Kaya lang kasi ay wala ng biyahe ang mga bus kaya wala na kaming masasakyan pa uwi. Noong nasa kwarto na kami ng hotel, ilag na ilag akong madikit ng katawan ko sa kanya at napansin niya yon. Lin, may problema ba? Kung iniisip mong pagsasamantalahan kita, huwag kang mag-alala dahil hindi ko yan gagawin. Totoong mahal kita, Lin, at igagalang kita. Pagkasabi niya nito ay lumipat siya sa upuan. Mahal mo ako? Paano mo nasabing mahal mo na ako samantalang kailan mo na ako nakilala? Walang ganun, Rio. At kung ginagalang mo ako, bakit mo ako dito dinala? Maluha-luhang tanong ko dahil magkakahalo noon ang emosyong nararamdaman ko. Hindi ko alam kung mahal ko na din ba siya o na-touch lang ako sa matatamis yung salita. Lin, gusto ko mang umuwi tayo. Wala na akong magagawa dahil wala nang biyahe pa uwi. At sa tanong mo kung paano ko nasabing mahal kita, simula pa lang na makita kita, alam ko na mahal na kita. Kaya sana, hayaan mo akong patunayan yan sa'yo. Nagulat ako sa naging sagot niya, Kuya Bono. Lumapit siya sa akin at niyakap ako. At doon ako umiyak ng umiyak sa dibdib ng unang lalaking nagpakita ng totoong pagmamahal sa akin. Nakatulog ang kayakap niya at sa kauna-unahang pagkakataon, Kuya Bono, ay nakaramdam ako ng kapayapaan sa bisig ng isang lalaki.
Matapos ang pangyayaring yon, ibinigay ko na kay Rio ang buo kong tiwala. Ika-5th month rin namin noon nang mag-date ulit kami sa Albay Park and Wildlife sa syudad ulit ng Legazpi. Ginabi ulit kami kaya't sa hotel ulit kami nagpalipas ng magdamag. At sa pagkakataon na yon ay nakapag-desisyon akong ibigay na sa kanya ang aking katawan. Pagkapasok pa lang namin sa room ng hotel, nagtaka na siya kung bakit ko siya hinalikan. Sa 5 buwan kasi namin bilang magkasintahan, hanggang holding hands lang kami, at humanga talaga ako sa pagiging matyaga niya sa akin. Kahit anong pagsusungit ko sa kanya, nagtitiis, nang-uunawa at nagpapasensya siya. Pero yun nga, nung hinalikan ko siya sa loob ng hotel kapapasok pa lang namin, nang sabi niya, "Babe, sandali. Sigurado ka na ba talaga? Ayokong napipilitan ka lang. Hindi naman ako nagmamadali at kaya akong maghintay. Kung pwede lang pakasalan ka, ginawa ko na, pero alam mo namang nag-iipon pa ako." Nagulat ako sa naging reaksyon niya at pakiramdam ko. Napahiya ako at napaluha. Inisip ko na baka ayaw talaga niya sa akin. Baka napipilitan lang din siya. Kaya lang nataranta siya nung makita niyang umiiyak ako. "Teka, babe, ba't ko umiiyak? May nasabi ba akong mali? Sorry. Sabi niya sabay tampal sa noo niya at pabalik-balik ang lakad sa harapan ko. "Bakit ka nagsusorry?" Nagtataka kong tanong. "Hindi ko nga alam kung ba't umiiyak ka. Na-offend ba kita sa pagpigil ko sa pagharik mo sa akin? Sorry talaga, babe. Alam mo, gusto ko ding maangkin ka pero ayokong pilitin ka dahil hindi naman yun ang basehan ng pagmamahal ko sa'yo. Mabait ka, malambing, maganda. Lahat ng katangian ng babaeng pinapangarap ko, nasa'yo." Yumukod pa siya sa harapan ko habang ako'y nakaupo sa gilid ng kama. Dahil sa mga sinabi niya, lalo akong humanga sa kanya. Hinalikan ko siya at tinugon naman niya ang halik ko. Masuyo pa niyang hinawakan ng pisngi ko. Tinanong pa niya ako kung sigurado na daw ba ako dahil oras na gawin daw namin yon ay hinding-hindi na daw ako makakawala sa kanya. Hinding-hindi niya na ako pakakawalan. Tumango ako bilang sagot at sinimulan niya ng sambahin ang katawan ko at halos lahat ng parte ng katawan ko'y nahalikan yata niya. Nung pumuesto na siya sa pagitan ng mga hita ko, noon pa lang ako tumingin sa kanya dahil nagulat ako sa aking nakita. Pinaka-ducks na sandatang nakita ko sa personal. Kinabahan ako at kahit may karanasan na ako'y natakot pa din ako. Hindi ko napigilang masambitang, "Rio, ang laki naman yan. Kaya ko kaya yan?" Tumawa ng malakas si Rio kaya nagtaka ako. At ang sabi niya, "Huwag kang mag-alala, Lin. Dadahan-dahanin ko naman eh." Yun nga, Kuya Bono, ipinagkaloob ko na kay Rio hindi lang ang sarili ko kundi pati na din ang buong pagmamahal at tiwala ko at lubos ang pasasalamat ko dahil hindi ako nagkamali sa naging desisyon ko.
Sa kasalukuyan ay 6 na taon na kaming magkarelasyon ni Rio. 3 taon na rin simula nung kami ay makasal. Sa ngayon ay nandito kami sa Taguig. Nangungupahan kami dito dahil dito nakapagtrabaho ang asawa ko. Wala pa kaming anak pero hindi naman kami nawawalan ng pag-asa. Naging maayos na din ang relasyon ko sa mga kapatid ko, liban lang sa panganay kong kapatid dahil hindi pa ako handang patawarin siya. Pero sana dumating din yung pagkakataong matunaw na ang hinanakit ko sa kanya. Sana Kuya Bono ay mapili mong basahin ang kwento ng buhay ko. Sa kapatid kong bunso ko nang nalaman ang channel mo at sa ngayon ay mag-aanim na buwan na rin akong taga sa baybay mo. Aliw na aliw ako sa mga napapakinggan kong kwento at sana kahit kulang sa kilig at saya ang kwento ko ay palaran ding mapabilang sa channel mo. God bless po and more power. Gumagalang, Lynn. I cried a tear, you wiped it dry. I was confused, you cleared my mind. I sold my soul, you bought it back to me and held me up and gave me dignity. Somehow you needed me, you gave me strength to stand alone again, to face the world out on my own again. You put me high upon a pedestal, so high that I could almost see eternity. You needed me, you needed me. And I can't believe it's you, I can't believe it's true. I needed you, and you were there. And I'll never leave, why should I leave? I'd be a fool, 'cause I finally found someone who really cares. Kahugot na, Lynn, nauunawaan kita ano kung bakit kahit na natagpuan mo na yung lalaking pinaniniwalaan mong bigay ng Diyos sa'yo, lalaking nag-ahon sa'yo sa kalungkutan, nagbigay sa'yo ng kaligayahan at kapanatagan, ay parang may bahagi pa rin sa'yo ang nakakulong sa nakaraan dahil dun sa kawalan pa ng pagpapatawad o kapatawaran sa nagawa ng kuya mo noon sa'yo. Well, nauunawaan kita kung bakit hindi ka pa handa. Hindi naman kasi talaga biro yun, ano. At tunay na siya talagang may sala. Pero hindi rin pwedeng ilayo o gawing exempted ang magulang sa ganitong pangyayari. Marami marahil sa inyo ang lalo na sa mga nasa malayong lugar na akala ay normal na namumuhay ang kanilang pamilya. Yun pala ay hindi na dahil meron lang hindi nagsasalita. Well, sana maging aware kayo mga kahugot, lalo na sa mga nasa malayo, na tanungin lagi ang inyong mga anak. Ha? Sa totoo lang, yung magulang mo ang kinagigigilan ko, Lynn, ano kung bakit hindi sila naging patas sa'yo? Dahilan upang ang tingin sa'yo ng mga kapatid mo ay wala kang halaga sapagkat sila mismo ay nagparamdam at nagpakita sa'yo ng kawalan ng halaga. Kaya siguro nagawa yun ng kuya mo sa'yo noong minor pa rin naman siya. Dahil hindi naman kayo nagkakalayo ng edad, hindi ba? Bata pa ang kuya mo nung nagawa niya yon. So, parang bahagi ng kanyang immaturity yung kasalanan yon.
At sana ay makita mo din yan na siguro sa ngayon na matatanda na kayo ay nagsisisi na rin ang kuya mo. Kung hindi naman ganun kahalang ang kanyang kaluluwa, deep inside him ay may pagsisisi at kalungkutan at matinding kurot ng konsensya dahil sa nagawa niya noon sa'yo. Well, I do hope na darating ang araw na tuluyan kang makalaya sa pagkakagapos mo sa malungkot na bahagi ng buhay mo sa kahapon. Muli, kahugot na Lynn, maraming salamat. Napaka-interesting ng iyong kwento. This is exactly the kind of story o the exact way na gusto kong maging atake sana ng mga kahugot nating magpapadala pa ng kanilang kwento. Walang masyadong mabulaklak na salita, walang paligoy-ligoy, ano, rektahan, pero hindi kulang. Okay, maiksi, pero hindi kulang. Ganun sana, ano, mga kahugot, talagang hindi niya tayo dinala kung saan-saan. Kaya naman nasabi ko sa post ko sa Facebook na ito talaga yung klase ng kwento na inupuan ko sa pagpe-preview at hindi ako tumayo hanggat hindi ko natatapos. Ha? Hanggat hindi ko nararating yung ending. Ganito sana yung mga kwentuhan natin, makahugot. Ano? Not necessarily the kind of story. Yung atake lang, yung approach sa paggawa ng kwento. Diretso, hindi ba? Walang paligoy-ligoy, walang mabulaklak na salita. At kahit na ikaw ay Bicolana, ay Tagalog din yata dyan, kaya magaling kang managalog din talaga, no? Kahugot na Lynn. Pero sana, I really wish you happiness, kapiling ang iyong mister at sa bubuoin yung pamilya. And I hope and pray na sana magka-baby ni rin kayo. Lynn, thank you so much. God bless you and your family. At ngayon sa ating mga shoutout, first 20 mula sa Facebook. Kasi mga kahugot sa YouTube ay ganun pa rin. Iniba nila yung sistema. At ang mababasa mo sa nagpadala ng pa-shoutout ay yung handles o kaya yung username. Kaya may kahalong mga numbers at kung ano-anong abbreviations o acronym ng inyong mga pangalan. At mahirap magbasa ng mga ganun, ano? So, dito muna tayo sa Facebook mag-shoutoutan, mga kahugot. So, mga hindi nakakaalam sa ating Facebook ay Kuya Bono. Just search for Kuya Bono, okay? O, tingnan na lang sa screen. So, shoutout kay Jolibet Ubaldo Castro of Alcubar, Saudi Arabia. Pa-shoutout naman po kuya dito sa Pongo, Nagdipunan, Quirino. Pabati na din po yung kaibigan kong parehas ko adik sa pakikinig ng programa mo na si Arnel Alberva Aquino at sa asawa niya na si Judian Asalo Aquino at sa mga nakakakilala sa akin dito sa Nagdipunan. Salamat po and God bless from Eugene R. Sardinia. Shoutout nga po sa family Molina sa Isabela at family Baldos dito sa Cagayan from Jonah Alarva Molina. And pa-shoutout Kuya Bono sa mga friends ko at sa GC sa La Cuachera sa Marimar at sa Powerpuff Girl from Teresa Montel Rosario. Wilmer Cabreros, kahugot story sender ito na taga Camotes Island yata. Kung napakinggan nyo na ang kanyang kwento. Kumusta na ba Wilmer? Meron ka na bang kabiyak ng iyong puso? Joel Givero of the Land Down Under Australia. Tama ba yung Givero o Givero? Joel, maraming salamat of Australia. Shout Kuya Bono sa girlfriend kong si Girly Soler Sablay from Spencer Velasco. Jezreel Bunan of Ifugao. Shout out po kay Ate Aileen dito sa Hong Kong na nahihilig na rin makinig sa mga kwento nyo at kay Boss Brian at sa lahat ng relatives ko dyan sa Cagayan Valley from Ken Elijah. Then po CHN, shoutout to you, ganun din kay Leslie Tuliao. Shoutout po ang Okubo Kenitsu Workers in Japan mula kay Marjan Pangilinan. Shoutout kay Bono, tagapakinig nyo po dito sa Singapore. Hello na din po sa dalawang masugid nyong taga-subaybay kay Ann at Noemi from Joan May. Salamat. Pakibati din po Dr. Carlo Ray Simon ng happy birthday from Jonah Acaso Dalanon Maron. Dr. Carlo Ray Simon, happy birthday from Jonah Acaso Dalanon Maron. Clarence Kumaid ng Ngateb of Mountain Province, pa-shoutout po.
Mrs. ko na si Catherine at anak namin, always bangers here in Canada, from Stephen Joy Daliri Full Head Show. Mary Kenum nga, pinartok of Mali Isabella, shout out to you. Shout out naman po sa asawa ko na si Brian Gabriel from Fina Tagiam Gabriel. Pabati naman po kami dito sa ISU Toda, ISU San Mariano Campus from John Suarez Galasinao. Salamat sa pagkikinig. Shout out sa lahat ng avid listeners mo at sa pamilya ko dyan sa Dumaguete City. Kahit nasa ICU si Papa ko ngayon, hopeful pa rin ako na gagaling siya, from Eugene D. Zuniga of Kingdom of Saudi Arabia. Sana nga po, get well soon, sir. Pa-shoutout po sa asawa ko, Avic Sir Love na. Ingat ka palagi, lalo na sa paglalaro mo ng basketball. Good luck sa championships game. I love you from Sir Cez D. Naval of Alicia Isabella. Shoutout po sa lahat ng guro. Happy Teacher's Day po sa lahat, lalo na sa lahat ng taga Baguio, Cagayan. I've been listening mo po kami since 2000 and I'm very happy na halos araw-araw na kitang napapakinggan sa YouTube. God bless and more stories to read from Sunny V. Milan Darwin. Maraming salamat, Teacher. Shoutout naman po sa Family Miguel dyan sa Solana from Jackie of Singapore. And Nitz D. Angaya of Hong Kong from Tabuk. Shoutout to you. Shoutout po sa pinakamamahal ko na asawa na si Leopold Mundo at sa dalawa kong anak na mahal ko at namimiss ko na, from Carla Durupan Mundo. So yan na muna mga kahugod. Muli tayong magkakarinig yan sa panibagong kwento hatid ng DKV Dear Kuya Bono. Stay healthy, kahugot. Stay safe and God bless us all.